na ang oras mo, Rosel. Hinding-hindi kita titigilan. Pahihirapan kita dyan sa inaakala mong sakit mo. Yes. Okay. I will tell Asher to schedule our Zoom interview soon. All right. Thank you. Thank you so much. Gwen, magkikita-kita nga pala kami ni Ariel at Ara mamaya. So, kung pwede sana ikaw na munang bahala kay Bella. Uuwi rin ako agad. And also, if possible, wag mo na muna sana mabanggit kay Bella kung saan ako nagpunta. Okay, sige. Walang problema. Pero, inumin mo muna to. Herbal tea yan. Para makatulong sa pagpapalakas ng resistensya mo. Thank you, Gwen. Rosa, lahat gagawin ko para maalagaan kita at hindi kita papabayaan. Sa abot na makakaya ko. Salamat, Gwen. Salamat. Sige na, inumin mo na yan. Lalamig na yan. Hindi ko nahayaan na mabuhay ka pa ng matagal, Rosel. Pahihirapan kita. Paiikutin kita sa mga kamay ko. And when I'm done with you, sisiguraduhin ko na mapupunta sa akin lahat ng kayamanan mo na alam kong para sa akin. Rosel! Mama! Dito! Ano pong nangyayari kay Mama? Mama! Mama! Halika na. Dito! Ano pong nangyayari kay Mama? Halika na. Mama! Hello, Ariel? What? Is she okay? Okay, sige. Pupunta na kami kagad dyan. See? Nasa ospital yung mama mo. Kailangan niya tayo. Lalong-lalo ka na. Ito na yung pagkakataon na hinihintay natin. Kaya maghanda-handa ka na. Nasaan si Ira? Nasa chapel siya. Pinagdadasal ka. Alalang-alala siya. Well, alalang-alala kami. Huwag na kayong mag-isip. I'll be fine. Rosel, yan ba yung totoo? Ha, yan ba? Gaano kadalas ka inaatake ng ganito? Ariel, pagod lang siguro to. Medyo marami rin kasing stress lately. Yan ba talaga ang totoo, Rosel? O may kinalaman to sa cancer mo? Mama? Cancer? May cancer po kayo? Mama! Kaya po ba kayo nanghihina? Kaya po pala lagi po kayong naaalala eh. Kahit hindi po kita kasama, Mama, nararamdaman ko po na may
Bakit sa inyo po po nangyari to? Hindi ko rin alam, anak. Mama, ayaw ko po mawala po kayo. Ara, sino ba nagsabi sa'yo na mawawala ako? Kung ano man tong cancer na to sa katawan ko, lalabanan ko to. Magpapagamot ako. Magpapagaling ako. Para magkaroon pa ako ng mahabang-mahabang panahon na makasama ka tsaka si Bella. Pangako ko sa iyan, Ara. Lalabanan ko to. Kailangan na natin i-level up yung plano. You mean... Oo, doon na tayo papunta. Yung meds na pinapa-order ko sa'yo, kamusta? Mahirap makasecure nung gamot na yun eh, pero may nakausap na ako para makagawa ng paraan. Mahal nga lang yung bayad. Money is not a problem. Ang importante sa akin, makuha mo yung meds na yun as soon as possible. Alam na ba niya? She'll eventually find out. Pero hindi pa importante yun ngayon. Ang importante sa akin, makumbinsi muna natin si Rosette. Alam mo na ba kung anong gagawin mo? Siguraduhin mo lang dahil naiinip na ako, gustong-gusto ko na matapos to. Mama? Bella, anak. Totoo po bang may cancer kayo? May taning na po ang buhay ninyo? Bella. Sorry, Rosette. Hindi ko na napigilan sabihin sa kanya yung totoo. Tanong kasi siya ng tanong tungkol sa kondisyon mo eh. Hindi ko na rin napigilan yung nararamdaman ko. Naiyak na lang din ako sa harapan niya. Kaya, nasabi ko na tuloy sa kanya yung kondisyon mo. Mama, paano po yun may taning na po ang buhay ninyo? Gano'n na lang po katagal? Ang sabi ng doktor, 4 to 6 months daw. Mama, totoo po ba yun? Wala na po ba ibang paraan para gumaling kayo? Siyempre, anak, may paraan pa. As long na hindi tayo sumusuko. At pangako ko sa'yo, nalalabanan ko to. Mama, please, huwag niyo po akong iwan. Ngayon na lang nga po tayo nagkasama ulit eh. Ang tagal ko po nagtiis na walang mama. Ngayon na lang po ulit. Kaya please po. Mama, ano na lang po mangyayari sa akin? Paano po pag nawala kayo? Natatakot po ako, Mama. Ayoko na po bumalik sa dati kong buhay. Paano na lang po ang future ko pag wala na kayo?